Again, Mentor Duard, again sa live trainings natin. So, wait muna tayo ng mga viewers so that we can start na this topic. Very interesting topic and sa maganda yung topic natin ngayon. Isa sa mga magandang topic lalo na pagbago ka o matagal ka na para malaman mo yung mga dapat gawin tsaka yung mga hindi dapat gawin. So yan, nag-online na lahat. So very good. Hi Sheila, shout out. Neon, Beverly, Gilbert. So welcome, good morning. Marcelo, Marcelino, so good morning. So hintayin natin mga hanggang 8:15. Start na tayo. So it's a Thursday. So very, ay Lowell, hello, hello, welcome. Welcome in, Lowell. Kamusta yung baby? Kamusta kayo? Na-miss na namin din kayo ni Mentor Osang. Okay, hi Mary. Sino pa? So, hintayin natin, padamihin natin muna bago tayo mag-start. So, pasensya na kayo, parang namumula yung mata ko kasi late na rin kami natulog. So, coming from Manila. So, umuwi pa rin ako. So, I wake up early in the morning. Siyempre, daddy mode. Di ba? So, yun ang routine naman. Yun ang routine ko. So yun, tapos kahapon sa Manila kami together with Mentor Clarence. So anyway, ano pa ba? Sige, padami muna tayo before tayo mag-start. So kahapon, it's a very very hope kahapon may natutunan kayo sa training natin, no? Tsaka congratulations sa buong icon kasi we reached 32 viewers. Wow, that's nice. Ilan kaya tayo ngayon? Sana mas madami tayo ngayon mga viewers. So mas madami tayo na share-sharean, mas madami tayo na mas madami tayo na inspire, 'di ba? 'Yun ang pinaka-importante. Kaya invite your downlines, invite your crosslines to wake up early para makasabay ka sa live. Mas iba pa rin yung live. Pero kung hindi naman na napanood yung live, at least ito naman mga training, so mapapanood mo pa rin naman. Kasi upload naman 'to dun sa channel natin sa yung sa 11 no si yon, di ba? So please subscribe po yung channel natin. I will put it here later so para maka follow kayo. Wait, I clear ko lang ha, para tayo. Type ko lang, go to YouTube, then subscribe. Eleven Osi. Yeah. Subscribe lang kayo so that you can follow, di ba, kung ano yung mga pwedeng patutunan nyo. Kasi everything is there. Hi, Kiki and Eric. Congratulations. I'm proud of you kasi you're leading the way. Kasi yung pinaka-importante natin, importante, gusto mo talaga lumaki yung grupo mo, have the initiative and help your downlines and provide mo yung mga pangangailangan nila. So keep it up. Yun yung talaga mga kailangan. Yun yung tatawag na leader. Tama? And thank you rin, Eric, for yung pag-pick up ng produkto. Okay? It's a big help. Siyempre, sobrang busy ako pero at least natulungan mo ako, yay, sa mga downlines kong bago. Salamat. Okay. So, for sure, may mga ready kayong questions after this topic. So, i-ready nyo na. So, para maganda yung conversation natin sa mga coaches and mentors, pag nakita kayong may tinanong sila and you think na may idea kayo to help them, please answer their questions dun sa kung saan sila nag-comment. Sagutin nyo para magka-idea sila. Ang community nito, again, yung organization natin, we're here to help one another to achieve their goals at the same time para ma-achieve nila yung goals nila. The first thing we have to do is to give them information and to give them knowledge kung paano gawin ang ating negosyo. So, natutuwa ako kasi totoo talaga, no? So, every time na nag-online ka, dati nako-conscious pa ako, may ilang pa ako. Pero, if you keep on doing it,
nagiging natural ka na lang. So, hindi lang ako nakakatulong sa inyo, hindi lang ako nakakaturo, but because of this live, natutulungan nyo rin ako to improve you. Yung how to talk sa live, sa camera, na walang mga tao. Hindi ako sanay, pero parang nagiging ano na ako, nagiging at least na ako. So, thank you very much, mga ka-icon ko. So, two days na lang, very exciting na. Una-una, but exciting. Kasi nakaka-excite kasi ilang araw na lang, magka-cut-off na naman. So, push tayo. And sa mga kumita ngayon, tonight, ay mamayang hapon or bukas, makukuri-receive nyo na yung commission nyo. So, happy and enjoy your commission. Pero ulitin ko, your first commission or your every time nagko-commission ho tayo, always less yung 10% for the tithes. At the same time, 10% of your savings. So, try nyo magtabi. Either $100 na, $40. So, tabi-tabi kayo. So, kasi huwag mo hintayin lumaki income mo bago ka magtabi. Huwag mo lang hintayin na lumaki income mo bago ka makapagbigay sa tithes. Magsimula ka sa maliit. Kasi kung ang maliit, hindi mo magawa-gawa. So, mahirap pa ka lalo pag lumaki yan. So, you train yourself dun sa maliit pa ka. Okay, so enjoy your commission today. Sa mga naman para for next week, para mag-commission kayo next week. Guys, hatawin nyo na. Ipapush-push po nyo yung mga pay-ins natin dyan. Yung on the spot na yan, di ba? So, para may commission tayo lahat, masaya tayo lahat, at malaki income natin lahat, at yung income natin, yun, nakakabili ng pangarap natin. Okay? So, what else? And sa Saturday din, yun nga, announcement kay Coach KK. Sorry to say, guys, na-move yung place natin kasi wala talaga tayong place. Bigla kasi nag-iba yung schedule sa Makati. So, na-remove tayo sa mga Icon North, Luzon. So, sana tayo? Sa dock tayo ulit. So, medyo malalayuan tayo. So, Coach KK, alam kong, siyempre yung mga grupo natin, mahahati, pero hopefully, you can decide kung paano yung mga best things na pupunta. Ako rin, hindi na nalilito rin ako eh. Gusto ko papuntahin dun sa Celebrate, tapos eksakto tumayimin pa naman ng kay Coach KK. So, siguro may purpose. So, alam ko naman si Coach KK, naintindihan naman yan. Pero if you can support, at least yung ano lang, kaso layo talaga eh. Pero, Coach K, ito na bahala, maraming salamat, good luck sa talk mo. Okay? Tapos, Deeds, hope you're prepared already. Julie, I hope you're prepared sa talk mo. And I'm very, very excited to hear your stories. And hindi lang ako kasi narinig ko na naman, most especially yung mga leaders natin na icon. You will inspire them. And basta, maganda yung story niya. Okay, hi, Sai. Hi, JR. Okay, Sai. Sa mga tiga-bisayas yan, hello. Mayong buntag. Chris. Diba? Mentor Tanya. And Jess Ray, sabay pa sila nag-join. Jess Ray, kumusta ka na? Matet, okay. So, Adlawan, hello. Hi again. Hi again. Hope nag-enjoy ka sa short merienda time natin. Diba? May mga natutunan ka sa mga tips. Tsaka yung ating secret, yung sampagita. Okay, dapat tama yung pagkagawa. Game na tayo, siya. You talk to Mentor Jem and Mentor Rio. Okay? Carlo, hello. Naughty, okay. I hope ready na yung mga taga-Sambales mo. Casey, parang nalate kaya yata Casey ng open ngayon. What else? Sean from Singapore. So, Sean, yung mga grupo natin sa Singapore, mga taga-Singapore dyan, sa mga taga-ibang bansa niyan, Canada, US, Taiwan, Japan. So, encourage your team to watch this live kasi madami ho kayo matututunan tung sa live nito. So mga kaka-open lang, please, hope may mga questions kayo. Dapat, sana madami mga magtanong ngayon. So madami tayong matakil, madami tayong matapi, madami tayong napag-usapan para enjoy ang lahat at na-enjoy lahat kasi sa mga matututunan. Okay? Excuse me. Pasensya, namumula yung mata ko. Sakit pa nga eh. Hirap talaga pagpuyat eh. Okay, so lahat ng good morning. So prepare your notes, book, training book, ballpen, di ba? Solid usana.
Tapos, i-ready nyo lang, ready nyo lang. So, para at least, pag may mga, makakuha kayo ng mga ideas kung ba paano. Okay, so we have 19. Some of, nawawala, 19, 20, buwababa pa iba. Di ko alam, baka mahina yung internet. So, make sure malakas yung internet nyo. Ang advantage lang kasi na doing live, magla-live kayo. So, yun nga, kasi sa sobrang busy natin. So, gamitin natin yung technology to enable for us to help other downlines na malalayo. Kasi hanggang buwabiyahe ka, kung nagpukumit ka ngayon, papunta yung trabaho, it's good to listen to these lives. Mag-headset ka lang. Kung ayaw mo, kung gusto makakuha ng prospect, tanggal mo headset mo, laksan mo, para ma-irita yung katabi mo. Di ba? Hindi, para magka-interest. Ako na yung mga pinapakinggan mo. Okay? So yan, hindi pantay yung mata ko. Ganyan talaga ako pagpuyat eh. Hindi na papantay. Ah! Okay. So, hi Mary. Mary, kumare! Thank you for choosing me as a godfather of, godfather ba yun? O ninong ng anak mo. So, thank you for inviting me and RJ also. Sabay pa kayo. Okay. What else? So, 4 minutes more bago tayo mag-start. So, guys, pasensya na kayo kasi hindi ako komportable talaga sa mata ko ngayon. Para siyang may nakalagay na bato dito. Sakit eh. Pero, syempre, the show must go on. Walang makakapigil. Naluluha nga ako eh. Wait, guys. Naiiyak ako sa inyo kasi dumadami na tayo. Dumadami na yung mga viewers natin. Sakit. Parang may nakaharang talaga. Uy, naging average natin. Our goal is to be regular tayong minimum 30 by March. So, pero guys, eventually, pag naging consistent tayo na sa 30 viewers tayo, very good. So, taasan natin goal natin by March. So, basta ang goal natin, nag-i-increase yung viewers natin. So, ibig sabihin, the more na nag-i-increase yung viewers natin, the more na madami nakikinig, ibig sabihin, the more na madami tayong downloads na natutulungan, di ba, at natuturuan. Okay, kaya spread the news, spread the news. Kung hindi mapanoodin nila, hi, Joe from Cebu. Di ba, so kita tayo sa mga tiga Cebu dyan, mga tiga Visayas dyan, kita tayo sa Bacolod, I might be there together with John Calub, Manny Magna tayo. So, be excited. So, kailangan makuha natin yung volume ng 150. So, meron na ho tayong structure ngayon sa grupo natin because John Calub is be with us. And hopefully, malaking bagay si John kasi it will help our people at tayo personally para ma-align muna yung mindset na meron tayo. So, let's be involved ourselves in our downline sa mga ganong activity natin. Kasi, ulitin ko, some people, system ang kailangan natin, yung structure, yung culture ng team. That's one important things na kailangan makuha ng isang organization. So, we're creating a culture, we're creating a system, but the system will not work kung wala yung mga members nandoon. So, hindi nila na-involve. And believe me or not, it will help your business grow pag pinapasok mo sa culture and sa system ng Icon. So, tandaan mo, kung paano ako nag-income ng ganito, yun lang din yung tinuturo ko sa inyo sa lahat, pare-pareho, kaya kayo nakikinig lahat. Pero bottom line, kaya hindi nagiging misan effective yung system, hindi dahil hindi effective yung system, hindi mo lang pinaniniwalaan yung sistema, or hindi ka nag-take actions. At hindi mo siya ginagawa. Ang action yung ginagawa pareho lang pareho. Okay? Thank you, Metro Collins, for being consistent. Consistent lang tayo after ng live ko. Ina-upload ni Mentor Clients sa channel natin. Okay? So, be ready sa Saturday sa mga magtotalk. Ibibideo natin. So, ipopost natin doon. Para at least yung people who wants to know their stories, yung matching mo, lahat ng mga success story, iyan natin. And I'm planning to have interviews sa mga successful sa Usana. So, i-ano rin natin sa YouTube para i-match natin pag may kausap ka global, bawang employee, ano siya, working sa OFW, kakausap ako ng OFW na yung successful sa Usana. Para at least
makaka-relate, masya-share. Alam mo yun, parang sa ABC, we can use. Okay, so it's 8:50 now. Let's start our topic. Ano ba topic natin? What is our role? Siyempre, role. Kasi pinaka-importante yung role. Identifying your role. Pinaka-importante yan. Kasi kahit sa pamilya, sa eskwela, sa trabaho, everything in this world, kahit si God, nagbigay siya ng kanya-kanyang role or bigyan niya yung dapat. Alam mo yung role mo sa certain position na meron ka. Kasi pag hindi mo alam yung role mo, ang tendency, nagiging mali-mali yung kilos mo. Tama? So, mali-mali yung mga activities, mali-mali yung task na ginagawa mo kasi you don't know your role. Kung ano yung mga responsibility, ika nga. Kasi role is a responsibility that you have to do and you have to accomplish. Hindi lang basta may position ka o may ano ka na hindi mo nagagawin yung part mo. And sa usana business natin, it's not about the position. Maybe upline ka nga, pero you're not doing your job as an upline. Maybe you have in the position na highest rank ka nga, pero you're not doing your job. As, bawal, let's say, silver director, director. So, the higher you go, the higher role, yung responsibility na gagawin mo. People, sometimes, hindi nila magawa o ginagawa. Wala lang silang idea anong role nila. So, hindi nila ma-identify. So, this live will help you to know. I hope I can share kung ano yung mga role na bawat isa. So, una-una, sige, pag-usapan natin. Role as the distributor. Your role as entrepreneur. Kasi, again, you're not an employee anymore. You are a boss of your business. Business though, guys, hindi ka ahente. Kasi pag ahente, ang baba ng tuting. Pero pag business ka, you keep, di ba sabi ko nga, your business, a market, ang your role is to market. Diba? Your role as a business, as a distributor, ang goal mo is to share as much as possible, as more, as much. Tama ba? Yun. Basta, i-share mo sa as much as possible sa mga taong kakilala mo at hindi mo kilala. Hindi ka dapat mag-stop, mag-share ng negosyo natin. Kasi, yun yung primary role pag member ka ng usana. Kasi pag member ka ng usana at gumagamit ka lang, ano lang yung user tawag sa'yo. Pero if you want to make your business and you want to make something big in this business, you have to do the role of being an entrepreneur. So pag entrepreneur ka, lagi ka nag-iisip paano kakikita. Di ba? Pag entrepreneur ka, lagi ka nag-iisip paano ko i-market to. Alam mo yun, you will think something na kick, magiging profitable ka sa business na meron tayo. So ngayon, tanda mo, nagbi-business ka na. So, ang goal mo is to have profit. So ngayon, kung nag-iusana ka, tapos sinahayaan mo yung sarili mo na hindi ka kumita, it means you're not doing your job. You're not doing your responsibility. Tama? So, yun nga. Ang role mo as entrepreneur, you have to set goals. Diba? Kasi lahat ng mga negosyante may target goal yan. You have to identify your strength. You have to identify your weaknesses. So, yun yung pinaka-importante. Yung strength, gawin mo pang much more strength. Pag ikaw naman, alam mo yung weakness mo, hindi ko naman sabi, hindi mawawala yan, pero develop it. Diba? Discover kung ano mo, kung saan ka magaling. Diba? Ano yung expertise mo. Yun ang pinaka-importante as an entrepreneur. To have profit, to have plans, to have goal, target goals, and to execute the plan. Yun ang pinaka-importante as a usana, entrepreneur. So, kausap ka na usap. Kasi mga negosyante talagang ano yan, market ng market yan. Ang negosyante, ganda yan. Kung papansinin mo, importante sa kanila may benta. Importante sana may kita ang negosyo nila. For example, pag ikaw regular empleyado, pag magko-closing na, bawa, mag 5 o'clock na magko-close, yan nagmamadali na yan. Hindi natatanggap ng customer yan. Pero, ang negosyante, basta kahit anong late na, lalo na pag nagsisimula, papatuloyin niya pa yan. Kasi bakit? Benta pa rin yun.
So ganun yung mindset nila. Mindset nila is to have profit. So ngayon, as a boss, you have to study your business. Diba? In and out ng business. In and out ng negosyo na meron tayo, your responsibility is to, your role is to equip yourself, to attend trainings, to gain more knowledge. Yan, pag-entrepreneur. To share the vision. So, yan yung mga nagagawa ng mga CEO o may-ari ng kumpanya. Ngayon, you are a CEO of your company. So, dapat, you have to do your job, di ba, properly. Kasi or else, hindi ka magiging profitable, or else, kung negosyo to, magsasara ka. Pero sa usana, hindi ka magsasara, mag-quit ka. O lahat ng complaint gagawin mo na, lahat ng ano, isisisi mo na sa lahat. Because, you're not doing your job. Di ba? So, your role as an entrepreneur, share the business, kasi madami yung sa labas, naghihintay lang sila lapitan mo. Di ba? At madami din sa labas, naghihintay din sila na magka-resulta bago siya sumali. So, work for your result. Di ba? Result speak. Di ba? Result, pag ikaw may result, hindi mo na kailangan magsalita. Sila na magsasalita. Yung resulta mo na talaga magpapa-convince sa kanila. So, ang resulta, nakukuha yan, hindi lang dun sa income. Partly yung income, pero bago ka mag-income, ang resulta makikita yan, hindi dun sa income, hindi lang dun sa income, but doon sa mga changes na nangyayari sa sarili mo. Let's say, paano ka mag-isip, paano ka manamit, paano ka magsalita. So, doon pa lang, that's a big result na pwede ka makakuha ng sales o makakuha ka ng downlines o makapagpapiin ka. Kasi, yun yung pinaka-importante sa lahat. Tapos, tsaka pa lang papasok ang result. Kasi kung ibibase mo lang, ang result is nasa income na malaki, sorry to say, hindi mo makukuha yung income na malaki. Kailangan ang result makikita sa pagbabago ng buhay mo. Okay? So, yan. Yan yung role as an entrepreneur. Share. Dahil madami may kailangan ng produkto, you need to help them to know na may produkto tayo na it can prolong their life, it can make their life, it can make them beautiful. Di ba? Yung mga ganun. So, ang ganda ng produkto natin, wala tayong masasabi. Bakit hindi nabibili? Simply because madami mga tao, they are not confident enough sa ginagawa natin. And number one na role ng magiging negosyante is confident sila so that they have this what you call attitude, pagiging competitiveness. Okay? So, yun yung isa. Number two role, syempre, role as an upline. Nalilito. Ay, lowest of the downline muna. Ang role ng downline, as a downline, ang pinakaunang role mo is to be a student. Diba? To be a student na hindi ka pwedeng umabsent kasi natatakot ka umabsent, baka bumagsak ka sa mga training. So, that is your main job. Yun ang role mo. To be a student, attend ka ng rate training, give time sa mga trainings na meron tayo, and attend the lifeline, complete the lifeline. This is your role. This is your first role. Second is, ang role mo is to share the product. Yung share the company, share the product, share the opportunities. So, yun yung pinaka-main role nun. So, kaya, papalik ka pa lang, role mo is recruiter ka talaga. Tama? At the same time, recruiter ka, tapos seller ka, di ba? Pero sabi ko nga, hindi masyado much more on selling. Pero ang role mo is, ang pinaka number one role mo is yung ikaw. Your role is to develop my personality towards in my business. So, develop my character, develop my mindset. Yun yung role ng downlines. So, you spend time in learning. Yun ang role. Ang role mo, read books every day. Ang role mo rin is to be motivated every day. And your role is to know your reason bakit mo gagawin. Bakit mo gusto ba kumita. So, that is your role. And ang role mo, kung action naman is, yun nga, mag-i-invite ka, attend ka ng training, or kung medyo marunong ka na, mag-present ka. And ang role mo is to listen sa pinaka-mentors and coaches na upline mo. Yun ang role mo.
is makinig ka lang. Second role mo is trabahuin mo yung pinakinggan mo. That is your role of yours. Role mo as a downline. Ngayon, ang role mo naman nasa upline, teacher ka, coaches ka, motivator ka. So, ang role mo is to develop each one of your downlines, to learn and give them the ideas kung paano gawin ang business. Role ng upline, tanda mo, make sure your downlines know everything. Not know lang, but to and understand the business. The business, how the business work. Dapat yun yung role mo as an upline. Ang role mo rin as an upline, make sure na napoprovide mo sa kanya yung mga skills na needed. Kasi dalawa lang ang kailangan ituro natin sa downline natin. Ang ibibigay natin sa downline natin as an upline. Tatlo. Develop their mindset, give them the mindset, increase their belief, give them the skills, the basic skills na dapat nila matutunan. Yan yung role ng upline. At ang role din ng uplines, pag uplines ka na, ang role mo rin is yung motivator, coach, being coach. Tapos ang role mo rin is be a friend sa kanila. Dapat lagi ka rin nandun sa kanila. So, yun yung role mo. You always check kung ano yung kailangan nilang improve. Huwag mong ipasa, huwag mo lang hayaan. So, ang isang importante na role ng upline is be an influencer. Kasi it will not work yung business mo if you don't know how to influence na from different brand to change sa usana brand. From employee mindset to become entrepreneur mindset. So, kailangan, you have to learn how to influence your people. Paano mo sila papatingin ng training, paano mo sila mapapaintindi ng yung mga, paano sila mapapaintindi ng importante ng PPS, importante ng upgrade, importante ng auto-order. So, everything, people will follow as long you can influence them. Diba? Pero it doesn't mean pag-upline ka na, kasi pag-upline ka kahit isang downline na, upline pa rin ang tawag sa'yo doon. So, you have to do your job as an upline. Diba? Huwag kang mag-relax. You have to be laser focus sa pag-develop ng tao mo. Kasi, paulit-ulit ko sinabi to, ako eh, yun lang laging nakatanong yung principle sa utak ko. Build your business, build your people, and your business will be built. So, yung sabihin, make sure na alam lahat ng downline mo at naintindihan yung downline mo yung sistema ng network marketing, how it works. Okay? In and yun ang pinaka-importante sa lahat. So, ang job pa rin natin is to spend and give time to your downlines. So, akala nila, nakakatawa nga pag sinabi nilang, excuse me, pag mabilisan daw income, madali lang daw ang ano, parang pakiramdam nila ang bilis lumaki ng income sa USANA. Kasi ano nga lang daw, ganun, recruit. Hindi madali rin mag-recruit. Madali mag-recruit, ang pinakamahirap is to sustain and develop your people. Yun yung challenging sa atin. Pero, guys, doon tayo binabayaran ng malaki. Kaya kung gusto mo malaking income, di ba? All you have to do is to do your job as an upline. Tama? Hindi yung okay lang, yung passive ka lang. So, guys, don't be passive sa position na meron tayo sa USANA. Di ba? Do your role. Do your job. Huwag kami yung passive. Be aggressive enough to do it. Di ba? Create an activity. Make sure you have, as an upline, create an activity sa downlines mo. Ano yung mga activities. So, bukod sa core activities, pag sinabing core activities, ito yung major goal, major activity ng USANA, let's say, this one. So, ito, meron na itong mga training, pero make sure, ginagawa mo rin to sa downlines mo, na hinihimay-himay mo lang. So, para meron kang, nakikita nila, you're stepping up. Di ba? Dami ng role, no? Sabi nila, oh my God, parang ayoko na maging upline. Pero believe me or not, if you're responsible enough, yun lumalaki yung income mo. So, make sure na influence mo rin yung downline mo to attend events
to attend trainings. May topic po ako dyan sa YouTube channel natin about how important is event and training. So, nandun din po yan. So, ibang topic po yan, pero that is our job and responsibility as an upline. So, ang galaw ko sa upuan, no? Sorry, kasi hindi ako portable sa mata ko, eh. Yun. Okay? So, medyo malawak pa yan, pero one thing I can tell you is pag downline, be a student. Pag upline, be a teacher. Or be a trainer. So, yan yung gagawin mo. Hindi mo kailangan naman mag-train ng malaking grupo. Sabihin ko, mag-start ako. Ako, I started sa yung small group lang. Yung nasasakupan ko na grupo. So, I try to lead them properly. Pero, syempre nga, pag hindi ka nanigin, sabi nga eh, you cannot be a good upline if you are not a good downline. You cannot be a good leader if you're not good followers. So, if you want to be a good uplines or leaders, be a good follower and be good uplines. Yun talaga simula. Kasi hindi mo maituturo yung mga bagay na hindi mo magagawa. Baka mali pa yung turo mo, lalo ka pang bumagal. Tama? So, mamaya, pretending ka na upline ka, pero mali-mali yung tinuturo mo. Yung sistema mo pinapagawa sa kanya, contrast dun sa sistema ng buong icon. So, basically, you will be failed. Di ba? You will fail sa negosyo natin. Okay? So, hope you learn a lot. Di ba? It's 8:31. So it's a yun nga, no, yun observe, yung pinaka-importante, observe and repeat. Yun lang naman yung ginagawa natin. Observe, ito yung cycle lang, you observe yung mga top income, bet malaki sila kumikita. Then you apply, then you do it repeatedly para ma-master mo yung negosyo. Okay? So hope you learn a lot, di ba? Hope you know your responsibility and your duties as an entrepreneur, as a distributor, as an upline, and as a downlines. So, pinaka-importante yan para hindi tayo malito-lito kasi sa pamilya, di ba, ngayon bumabaliktad na, kaya gumugulo yung pamilya, ang babae na nagtatrabaho, ang lalaki na parang nagiging housewife. Di ba, kaya yung culture nagiging mali, kasi mali yung role. God gave us a certain role to each one another na kailangan mo i-fulfill. Di ba? And if you fulfill your role properly, God will bless us more. Okay, so be responsible sa sarili mo. Kasi kung ang sarili mo, hindi ka responsible, you cannot handle mga tao. Kasi kung ikaw, hindi mo mahawak yung sarili mo, paano pa kaya paghawak ng tao? Okay, so let's start sa mga questions. Excited na ako sa mga questions. So anyway, babanggitin ko lang. Hi, Beth. Good morning. Elizabeth, good morning. Jo, good morning. Vance, good morning. Rick, good morning. Mal, good morning. Sachi, hello. Good morning. Good morning to everyone. So, yan. So, tamo ha. Regular na tayo 30. Grabe, guys. Congratulations sa ating lahat. So, this is our second day ng 30 tayo. So, hindi na tayo umabot ng March. So, in the middle of February pa tayo. So, grabe. And, mga kapatid, mga ka-icon, matatapos na naman yung February. So, matatapos na yung first quarter of 2019. So, medyo bilisan-bilisan natin. Huwag natin patagalin. Tama, let's work for a rank advancement para sa susunod na recognition meron tayo. The next recognition natin sa icon is on July. Basta July, basta somewhere in July. So anniversary natin, we will recognize all the PPS, all the persons na mga nag-growth. So yeah, nakaka-excite na yan sa team natin. Okay? Hi, Shay! Hindi tayo makapunta na sa chamber. Yan, si Shay, one of my direct sponsor. So, she owns a Ristretto steakhouse. So, try to visit yung ano nila, yung store, yung restaurant nila. It's masarap. Lalo na yung, minatawag ako hubad na burger. May sarili kasi akong ano dyan, menu, di ba, sa kanila. Okay. So, questions. Question tayo. We have 26 minutes more. Kasi papunta po ako sa Umping, sa Chinatown. I've been going sa Chinatown. May appointment po ako dyan. So, sa mga downline ko, mga Chinese. Di ba? So, ibig sabihin, ito mga Chinese na to, mga negosyante na to, pero baliw na baliw pa rin sila sa USANA. Kasi, sabi ko nga, sa smaller amount ng income nila, but they can have a huge, di ba, huge, potential ng, sa sobrang liit ng kapital nila, ng natin,
pero may laki, may potential, laki ng potential niya. It gives residual. May isa nga akong Chinese na kausap eh. Sabi niya, kaya siya baliw sa USANA kasi nag-hardware siya. Actually, may sarili siyang hardware. Ang hardware daw, to enjoy the benefits, yung pag ikaw may negosyong hardware, siyempre, una, malaki kapital. Tapos, kasi talagang conscious ka kasi maliliit. Ano yan eh, masyadong detail masyado. So, minsan nananakawan, minsan nakuhan, tapos yung mga tao, hindi pa hawa. Doon doon masakit ang ulo niya. At yung ROI talaga, ng pag nagtayo ka ng hardware is mag-i-enjoy pa lang yung third generation mo. Di ba? Kasi siya, ano siya, third generation na sila. Pero yung mga lolo niya nung nag-start yun, hindi pa masyado kumita. Pero nung sa kanila, doon na nila na-enjoy. Doon palang bumalik yung ROI. Imagine guys, third generation. Oh my God. Di ba? Yung tinarabaho natin. Pwede pa rin, pero kung tutusin, ma-enjoy mo naman, why not, 'di ba? Ang maganda sa negosyo natin, it can be transferable and inherit. Kaya 'di ba, kung ikaw kumikita ng 100 200 per week, 'di ba? So at least 'di ba, 'yun pwede pang inherit at transfer sa anak mo, pero siguro baka magalit pa sila. Hubad na burger, tama. Hi Rose, kamusta diyan sa Australia? Kumusta si Yuri? Diba? So, yan. Thank you for watching. Okay? So, mga questions. Wala yata ang questions ngayon. So, announcement ulit. Announcement sa Saturday. Don't forget, ha? Yung mga sa Luzon. And April. Sa March, meron mo rin pala yung mga uuwi. Yung ano, creating wealth. So, grabe yung mas malalim na version yan. So, gagawin natin kasi we have a constant training so in developing our belief and developing our mindset. So, yun ang main focus natin this year. Tapos, skills. Kasi ang skills, okay naman yan. Pero hindi ma-apply yan pag hindi tama pa yung utak ng tao. Sabi nga, di ba? You have to change muna yung mindset para everything will follow. Okay? So, yan. Hygen. Wow, si pag-hygen talaga magtanong. When it comes to the role of a cross line, ano po yung do and don'ts? Ay, a good question. Oo nga, no? Hindi ko nasabi yun. Thank you again. Ang role ng cross line, ang role mo as cross line is, una-una, ano yung do muna? Your job is to treat your cross line as your downline. Never ever treat them as your ibang team. Never ever. Sa isang sa ganitong organisasyon, ang hindi dito is a friendly competitions. Hindi uso dito yung ano ka, actually it's not competing, it's completing. Yan, yan ang pinaka-importante. Yan yung natutunan ko na sa ganitong negosyo kailangan is more on helping one another, sharing thoughts, sharing ideas. Pero ang hindi mo pwedeng gawin sa cross line mo is to tell negative sa upline mo. Okay? Basta, bawal yung magsalita ka ng negative sa mga tao. At huwag ka magne-negative. Uy, ang hirap mag-invite. Oo nga. Diba nagsasalita ka, ang hirap. Pinapatay mo yung negosyo. Diba? Kung hindi nahirapan ka mag-invite, diba? Kung ikaw nahirapan, huwag ka naman damay. Yun, never, never do that. Ngayon, kung malakas naman personality mo, yung pwede mong gawin is to motivate them, to encourage them, to uplift their themselves. Tapos yun yung job ng ano. Tapos yeah, man, cross lining, i-close mo yung mga ano yan, yung pag nagko-close ka, ako mas gusto ko kasi minsan sabi nga ni mentor ko sang pagdating daw sa cross line, grabe ang galing-galing ko daw magtala. Di ba? Kasi yun ang tendency. Kung magaling ka sa cross line, tumulong at nag-share. Di ba? Hindi mo siya tinitreat na parang sino-shortcut yung sharing. Okay, basta ano ka lang ba, nakipag-share siya. Nagpag-share. Yung tipong hindi ka nag-i-effort para lang masabi na mag-share. No. Hindi maganda yun. Kasi pag tumutulong ka ng cross-line, iba tinutulungan mo sila, wala yung upline nila, ikaw nag-present, nag-volunteer ka, nagbe-benefits ka rin naman doon. Kasi ikaw gumagaling. Diba? Yung upline niya hindi gumagaling, ikaw gumagaling. Pero, in short, huwag kang mabasa, huwag kang mag-uusap. Avoid negative. Kung ikaw may narinig kang cross-line na negative, medyo patigilin mo. Your job is to shut them. Shut them up. Yung, oh, huwag na, negative yun. Oh, di ba? Tapos ako ay laging papasidib yung sitwasyon. Kasi ang hirap nun, di ba? Kaya bumabaksak negosyo, bilo mo,
nine-negative mo yung nagba-badmouth ka. It's not. Yun ang kinakabaksak ng negosyo natin. Yung badmouthing, doing negative, lalo na sa ibang tao, chinichismis, bawal gossip, di ba? The moment na may alam ka, shut up na lang. Kung may concern ka sa tao, direct to that person, huwag mo ikwento sa iba. Kasi, pinapatay mo yung negosyo mo at negosyo ng ibang tao. Okay? Thanks for the question again. Ano pa yan? Nasa pitfall siya. Okay. What else? Questions? Meron pa ba? Okay, so ilang minutes? Okay, may iyang magtanong ha. Ang ganda ng question mo, Hygen. Sorry, hindi kalimutan ko yung road ng cross line. Okay? Road din ng cross line is to assist the cross line. Diba? Assist nyo ako. Wala naman, wala yung mga upline kasi kung tutusin talaga, ang sikreto ng network marketing, hindi yung upline. Ang madalas laging kasama is cross line. Ang masarap kasi pag cross line yung nagtutulungan. Hindi may isip ng prospect, hindi may isip ng downline na kaya ka ina-assist ng upline kasi para pagkitain mo sila. Pero pag cross-line nag-assist, wala namang kikitain yung sipiso yan. Doon pala makikita mo yung sincerity ng taong natumulong. Okay? So, okay. Hi, Jerry. Hi, Sel. So, questions kayo before we end. Meron ba? Meron ba? Kaya lang gusto daw kayo kamustahin ni Mickey Mouse. Hi! Si Mickey Mouse. Mga old school cartoon character ito. Hindi na nga halos eh. Pero mo ito, generation ng generation, lolo pa natin na lolo. Yan yung nag-i-enjoy lang sila. Okay, so pula pa yung mata ko. May mga questions po? Say, sa mga hindi pa PPS yan, yung bagong member, again, kahapon nag-member, congratulations. And I just want to congratulate yung bagong director pala natin from Visayas. Congratulations. And yung bagong top sponsor, grabe, from Canada. So, congratulations sa inyo. Namuto kayong name eh, pero nandun sa list ko. Okay? So, congratulations. Nandun naman ako po sa page yan. Keep it up. Sabi nga, achieving small things will bring you to the bigger goals. Di ba? Yan ang pinaka-importante. Questions? Meron ba? Ano pa ba? Meron ba? Magtanong naman kayo, mga viewers. Huwag kayo may iyang magtanong. Habang nag-makeup, nakikinig ako. Ayan, si Shay, kaya mo nag-makeup na yun. Shay, yung PPS natin, importante ha. Ready mo na yung mga ating mga connections. Kasi sayang yung connections. Imaginin mo, mamaya, yung connection mo pala yan, nakadesign yan. Kaya mo na-meet yan. Kasi hindi lang doon sa business na meron ka, but it can help you na ma-achieve yung goals mo dito. I know, hindi lang kay Shay. Kasi si Shay is a business woman. Talagang career, ano yan, career. Grabe magtrabaho yan. Pero kagandaan na tatandaan niyo lagi, hindi habang buhay malakas tayo. So let's make a passive income to a passive expenses. Kasi ang expenses kasi, sabi nga, kung may residual ang gastos, residual yan. Yung magtrabaho ka, hindi. Di ba? Tuloy-tuloy yung gastos sa bahay, sa pamilya mo. Di ba? So tuloy-tuloy yan. So hindi mo mapipigilan yan. So all you have to do is to look for opportunity that can create you a passive income. Di ba? So ito yung isang way. At sabi nga, kailangan marunong tayong mag-adapt sa change. Diba? Hindi lang yung old school na yung kung paano tayo kumita. Yung mga traditional business, okay naman yun eh. Pero kung wala, this is the right opportunity for us na to create wealth. Itong usana. So, for everyone to, estudyante, empleyado, negosyante, at tambay. Kasi ako tambay lang ako before, di ba? Pero, at yun nga, mas masarap may tambay, may oras. Diba? Yung nga lang, walang pera.
Pero walang pinagkaiba sa empleyado. Ang empleyado, wala ng pera, wala pang oras. At least pagtambay ako dati, di ba, wala man akong pera, may oras naman ako. Di ba? Na-enjoy ko yung oras ko. Pero siyempre, hindi ko pa rin, I have responsibility sa pamilya ko, so I need to work hard pa rin. Pero I choose to sana sa vehicle para mas mabilis kumita na mas maganda. So umpisa lang mahirap naman to eh, kasi wala kang alam. Kasi wala kang idea. Alam naman natin ang pangit ng tingin sa business natin kasi hindi pala nila naiintindihan. Pero alam nyo ba, right now, unti-unti na na-open yung mind ng tao when it comes sa ganito business kasi nga wala ng options. Kasi pag ikaw nag-empleyado, di ba, grabe, oras mo, time mo, di ba, wala na nga. Di ba, pag ikaw empleyado, doon pa lang sa traffic, ubus na oras mo. So, hindi mo na-enjoy yung buhay mo kasi paikot-ikot. Pag ikaw naman negosyante, wala kang time, di ba? I mean, talagang wala kang time. Sa kalaban mo pa yung mga competition, di ba? So, kaya gano'ng ka-importante may nagbabapos ka. Okay. Questions ni Hygen again. Kapag mentor medyo nag-share ng negative, either yung downlines or crossing, what is the best way to stop na hindi ma-open yung dating? Hindi, sabihin mo na lang, I know kung ano yung nararamdaman mo. Yung totoo talaga. Pero tingin mo yung nararamdaman mo ba makakatulong sa negosyo? At tingin mo, ano ba magiging solusyon para sa mga problema na meron ka o ano may nangyari sa'yo? So, tatanungin mo ganun. Kasi honestly speaking, all you have to do is to become a motivator sa kanila. Tapos sabihin mo, i-convert mo yung negative positive. I-share mo sa kanya to stop the negative. Kasi hindi na, kung tingin mo nakakatulong yung negative niya, okay, pero sa akin, bumibigat yung pakiramdam ko. Di ba, nakakawa, nood ka nga ng telenovela eh. Yung may naman, manood ka lang, manood ka ng mga nag-earthquake, manood ka ng mga, alam mo yung mga bad story, manood ka ng balita. Sumasama loob mo, di ba? So, from there, the whole day, parang bad trip ka na. Di ba? Ang lakas kaya mag-influence yung negative. Negative, grabe. Nature na ng tao yan. Sobra. Mga nature natin. Ako, minsan, may ganyan ako. Kasi alam, minsan, aware lang ako. Kaya na-stop ko. So, nature natin yan. Ang effort doon is to think positive and convert that positive. Okay. Jo, mentor, anong magandang ibagsak when inviting kung ang prospect, no idea sa usana? So, it's the same thing din. Importante, ang goal pa rin is to invite them. Tapos, from there, doon ka na papasok. Kasi, ang inviting is an art. It depends on the people or sa prospect na meron ka. Hanapin mo kung saan ka magaling mag-invite. Ako, magaling ako mag-invite pag mga third party. Medyo na-master ko yung part na yun. Tsaka yung dadalhin ko sa usana yung topic. Yun, medyo na-master. So, it will take a lot of practice. Importante, alam mo how to invite yung fundamental. Tapos from there, doon na. Kasi hindi talaga magkaka-idea sa usana. Maaaring marinig yung usana. The person who can give the ideas, walang iba kundi tayo. Kasi tayo ang nasa usana. Sila wala sila sa usana. Okay, Jo? Okay. Coach KK, are one of our co-directors and Celebib ambassador, how do you advise, patay, in English ako ni KK, hindi, may Tagalog pala. How do you advise your associate or downline na umiiwas sa pakikipag-chismis? How do you advise downlines na umiiwas sa pakikipag-chismis o sa related topic if upline o coaches mentor ang nag-start? Okay, it's a good question. So, basically, bawa ikaw downlines tapos nagde-negative yung mga uplines mo. Siguro merong issue. Usually, ganun yun. Nagkaka-issue yan sa mga downlines. Kaya nga ganun ka-importante na pag may issue, kasi hindi naman mawawala yung issue. So sa bahay nga, may issue eh. Bahay na yan, ha? O sa lahat ng organization, may issue. Sa government, may issue. So hindi maiiwasan yung issue. The only thing para masolve ang issue is to address to the persons na involved. Learn how to address. Do not be afraid to tell kung may mga concern or mga advice. Ako usually, pag may applies, ako, naging ganun din naman ako eh. Kasi iba yung, let's consider din, na ako, tinanong ko yan kay sa apply niya. Let's consider din na, teka lang, kung yung, kasi it's the intention. Kasi pwede rin naman, nagkikwente yung apply,
doon sa downline na parang cross line or sa pinaka downline na yung parang ito upline, itong downline. Tapos itong upline to may downline. So, ngayon magkikwento to dito sa downline nito. Let's say negative about dito. So, pag gano'ng pinapatay yung negosyo mo, ang dali-dali kayo patay yung negosyo. Mag-negative ka lang, ubos yung buong grupo mo. Yun yung pinaka-importante. Kaya, kung ikaw, bawa nagkikwento, kung ikaw upline, your job is not to tell negative, lalo na kung downline mo, ini-negative mo pa sa downline niya. Maniwala ka, ubos ang negosyo mo. Diba? Kailangan mo always speak life. Tapos kung may concern ka, tell the people. Kung ikaw naman downline, may narinig mo nagkikwento ng negative. Diba? So, unang-una, kilala mo naman yung upline na kung nini-negative niya. Tama? So, kung nini-negative niya upline, siguro, opinion niya yun kasi iba yung may iba yung pananaw niya o perspective niya. Pero ikaw naman, ikaw kakilala mo yun kasi ikaw close ka dun sa upline mo. Diba? So, sabihin mo na lang, bawa, kung mentor man niya, upline, sabihin mo, naiintindihan ko yung nararamdaman mo, pero pinakamaganda siguro mag-usap kayo ni upline. So, I don't want to hear that story na lang, okay lang ba? Kasi gusto ko, nandito ako, matuto ako sa negosyo. Gusto ko, diretso mo, kasi yun naman yung job mo as an entrepreneur. Diba? Na kung hindi makakatulong sa'yo, wag na natin pag-usapan. Tama? Pero kung tingin mo naman, yung kinikwento mo sa akin, may moral lesson, I will do that. Okay? So, madami pa yan, madami kayo may encounter, issues, never, Lucian, the more na lumalaki grupo mo, the more na madaming ganyan. Kasi, again, it's how you handle it. You don't tayo binabayaran na malaki ng company. Kasi iba-iba tayo ng kinalakihan, iba-iba tayo ng culture, ng, ano, basta yung mindset na meron. That's the reason why may gantong organizations so that everyone will be one, mag-a-adjust, mag-a-guide. At huwag mo hayaan na hintay mo sila mag-adjust. As much as possible, let's meet halfway. Okay, so very, very, very interesting question yun, Coach KK. By experience natin yun, di ba, okay? Pero, okay lang yan. Tandaan mo, kung may naninira sa'yo, tip ko lang sa'yo, opinion niya yun, and kilala mo naman yung sarili mo, at hindi naman ikaw ang mahihirapan doon. Tama? So, hindi naman siya, kundi burden niya yun. Okay, kaya kung ikaw, naninira ka ng mga upline, kung hindi naman nakakatulong sa negosyo, huwag mo na gawin. Trabaho lang tayo. We're here to have a business. We're here to have the good environment. Okay? So, pag may nag-negative, kick out natin. Hindi naman. Pero, paintindi naman natin. Diba? Pag tuloy-tuloy pa siya. Diba? Ulitin ko, hindi lang sa negosyo natin. Don't get frustrated, ha? Kasi, hindi lang naman dito sa USANA. Hindi lang sa ICOD. Sa buo yan. Okay, so hope nasagot ko kay na hope may natutunan din kayo sa question ni KK. Marvin, oh man, good morning mentor. So, 7-7. Paano ba may influence ang downline from their employee mindset to? Syempre, through trainings, pati naman training. Basta ang goal mo lang is ma-invite mo sila. Ngayon, para ma-invite mo sila, para ma-influence mo, create a good environment. Kaduktong din ito parang kay KK. Kasi tinatamad din yung tao pag hindi magsara yung environment. Kaya nga ako pinaka-ginagawa ay you spend time sa kanila kasi be a friend, di ba? Be a friend. Kasi pag nasasaya sa companion mo at yung training, madali na lang yan kasi na-excite sila. Not na ba sa training? Minsan na-excite sila because dun sa companion na meron ka. Tapos unti-unti, natututo sila. Okay? So, Cleo, Norley, keep it up sa yung mga downline mo katulad. Yan si Norley, di ba? Yung top sponsor yung downline niya sa Winnipeg. Yes! Tapos mag-Winnipeg din ako. Yes! Sabog-sabog ang Canada. Very exciting. So ngayon, momentum guys. Speaking of momentum, let's talk about momentum. Di ba yung mga hataw-hataw tayo ngayon? Ipapakita lang ako sa inyo. Nakaka-excite. Kasi ako na-excite. Kasi sabi nga, negosyo rin to. Minsan may ups and downs. Ngayon, hindi nyo lang maramdaman yung ups and downs ko kasi malaki yung income ko. Pero bigyan ko ng idea lang kayo. I'm creating momentum kasi tingnan nyo. Kahapon pa lang, hindi pa nababasa, $4,000 na. So, sabi, create a momentum. Keep it up, guys. Diba? Alam ko, lahat din, dami nag-increase. Sabi, nababaliw ko, nag-increase ang mga income. So, excited ako sa Budapest natin. So, excited ako sa Budapest. Sama-sama tayo sa Budapest. Okay? The more, the merrier. Kaya nga sabi nga, trabaho natin.
Ngayon, trabaho tayo 1 year, tapos Budapest tayo. Shay, Tin, yung mga bago kong downline, let's hit our goal doon tayo magbakasyon, hataw-hataw tayo. May pera ka na, may travel ka pa. Tama? Hi, Rosie. So we have 5 minutes more. If you have questions, you can, I think, kaya pa to ng 1 questions to answer. Tapos, kung may mga ano kayo, gusto kayong mga topic na pag-usapan, just comment below. Tapos, i-review ko. Baka I can help me to have topics kasi ang dami pa rin. Pero kasi based on my experience, I want to share it with you. Kasi in-experience ko for, say, sana 9 years, maninig mo lang siya na 30 minutes or 1 hour. Okay? So, ano pa? Basic lang ho ang negosyo natin. Huwag nyo na pong pahirapan. Tatlo lang yan. Tatlo. Invite, present, training. Yun lang. Kasi doon mo na nide-develop yung mga tao. Okay? Ang pinaka-concern talaga, yung taong involved. Ikaw, as an entrepreneur. Negosyante ka na, hindi ka na empleyado. Huwag ka maging robot. As an empleyado, robot ko, nitutos yung gagawin eh. Dapat dito, sa negosyo natin, magkusa-kusa po. Diba? Kusa-kusa gumalaw, kusa-kusa matuto, kusa-kusa trabahuin yung income na meron tayo. Diba? Ang sarap-sarap, we change people's life. Ang sarap kaya yan. Kumikirot? Naluluha na naman ako. Naiyak ako sa inyo. Naiyak ako sa future nyo. It will be better. After 5 years. Okay, so I think that's it. Okay, tapos na rin yung car wash ng kotse. So I have to go to the bank first. Ayan yung mga ano ko ngayon. Siyempre, di ba? Kailangan punta ng banko. Sarap magbanko. Di ba? Tapos marinig mo, krr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 
ang hirap kasi ilang years ko hindi ginamit. Eh. Pag hindi ko ginagamit, nasisira. Eh. So, kailangan kong gamitin ang gamitin. Okay? So, anyway, guys, I think that is it for today. Oh, may pahabol si Cleo. Hi, mentor. Paano madiscipline ang sarili na makagawa at matuloy-tuloy ang isang good habits? Through your motivation, through your why. The deeper your why, tapos the deeper your purpose in life, yung last topic natin, makikreate mo yun. So ano lang yun, bibit mo na happy, may sinatawag na 28, every day consistently ginagawa mo. So mababago yung habit na meron ka. Okay? So, tsaka be open enough to remind ka ng mga tao sa paligid mo. Yung tinatawag na accountability. Kailangan look for accountability na may naninita sa'yo. Hindi ka binibengbang, pero may naninita sa'yo. Kasi mas maganda yung may ibang tao nagsasabi. Ang tawag doon yung accountability. Ako may accountability ako si mentor. Awesome. Yung mga leaders ko. Diba? Kasi hindi lahat naman nakikita ko eh. So, at least yung mga accountability. So, nare-remind ako kung paano. Mga anak ko. Magulang ko. Yan, mga accountability yan. Pero don't get offended pag magbigay sila ng comments. Di ba? O sila may, oh, Cleo, tatamad-tamad ka naman. O Cleo, matao ka. Di ba? O Cleo, hindi ka naman lang nagbabasa. So, sila, tanggapin mo na tama yun. Kasi it can help. Di ba? O maaaring ma-offend ka nila. Pero alam mo ang advantage kasi if you know how to, yung proactive ka sa mga sinasabi ng mga tao, sila nawawalan, ikaw nag-gain ka, nade-develop ka, kung tahimik ka lang. Okay? So anyway, so maraming salamat sa mga viewers. So, grabe, na-reach na naman natin yung 20 viewers. So keep it up. Ang goal natin is dumami. Hope you learn a lot sa topic ko. And tomorrow, I think maganda yung topic na, may iniisip pa akong topic for tomorrow. Pero alam ko magiging maganda yun. Kasi bago ko magbigay ng topic, kaya hindi agad ako nagpapuso ng topic. Kasi the things that I do, I pray muna kung ano yung gusto ni God na i-topic ko sa inyo, na ipinapasabi sa inyo. So, hindi po ako yung topic ko is very, kung yung the day ko, doon pala ako nag-iisip ng topic. Kasi pinag-pray ko po siya. So, para may makatulong. So, anyway, maraming salamat. Again, sa Saturday, ha, may activity sa usana office kay Coach KK. Pero kung hindi talaga kaya, kailangan kasi maaga tayo sa
sa CCL natin kasi magagaling yung mga speakers. Wag ko kayo late, sayang opportunity from the unang speaker up to the end na speaker. Nagkataon lang, talagang sumubay lang yung Coach KK. So, alam ko naman maintindihan ako ni, maintindihan tayo ni Coach KK. Okay, pero kung makakating kayo, makakating, kaya naman ba? Dapat nga doon malapit eh. So, maraming salamat. It's 9 a.m. So, maraming salamat sa mga viewers. Maraming salamat sa inyo. Hope you learn a lot. Keep sharing our business. Be entrepreneur. Apply your role, di ba? So, hindi siya madali, but keep reminding yourself. Yun ang pinaka-importante. Okay, so, good luck sa mga nagtatapos ng PPS at sa mga downline, sa mga uplines na papatapos ng PPS ng mga downlines. Good luck. That's your responsibility to finish your PPS and to upgrade and to auto-refer. Okay? So, maraming salamat. Sabi ko nga lagi, di ba? Ngayon tayo humataw. Di ba yung tatay maghirap ngayon ang bakasyon natin sa ibang bansa? Okay? Budapest, Royal Caribbean Cruise, tsaka na mga convention. So, yun. Let's work together. Let's travel together. And let's get rich together. This is Mentor Duarte. Hope I share sa inyo na makakatulong dito sa usana, join your business. Okay, maraming salamat. Thank you and God bless you all. So, habol-habol ng katok, Saturday. Okay, guys. See you.